Before you start, 마나랑이 보따요. 아워 그레이스풀 앤 머시풀 갓 후 러브즈 어스. 아밍 마하바긴 앗 마팍팔랑 아마 난 나가마할 사 아민. Thank you for giving us salvation from condemnation in eternal hell. 마라밍 살아맛 보 사 파그비케 모 사 아민 앙 칼릭타산 몰라 사 월랑 한강 카파하마칸 사 임피에르노. Today we have Lord's Day sermon before you. 마인 포 사 하라판 모 아이 마카카론 포 카미 낭 Lord's Day sermon. Please be with us and guide us to understand your will and the word of God. Hinihiling po namin na gagabayan mo po kami upang maunawaan po namin ang iyong salita. If there are brothers and sisters who are sick and difficult, please be with them and encourage them. Kung meron po kaming mga kapatiran na nahihirapan at may mga sakit, pumunta ka po sa kanila, Panginoon, at sila po ay iyong gagabayan. And if there are brothers and sisters who have sins, please help them to repent and abide in fellowship continuously. Kung meron lang pong mga kapatiran na nagkakasala, pakitulungan po sila, Panginoon, gagabayan po sila at manatili sa fellowship. We are praying for cell group for Bible seminar this week. Please send many lost souls. Inadalangin po namin ang Bible seminar, ang cell group 4 ngayong linggo. Magpadala ka po, Panginoon, ng naliligaw na kaluluwa. And we try to glorify you through many lost souls shall be saved. At gusto ka naming luwalhatiin, Panginoon, sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain. Today, through this sermon, we try to know your will. Ngayon po sa sermon na ito, gusto po naming maunawaan ang iyong kalooban. Without your help, we cannot understand. That's why we rely on the Holy Spirit sincerely. Kung wala ka po, Panginoon, kung hindi sa pamamagitan mo, ay wala po kaming maunawaan, kaya nga umaasa kami sa iyong banal na Espiritu. We pray in the name of Jesus Christ. Diadalangin namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin sa Santiago chapter 2. Santiago chapter 2, versículo 1 hanggang 13. Versículo 1 hanggang 13. Babasahin ko po. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagitipon ng isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan, umaupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian ng kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Ngunit inyong hinamak ang dukha. Hindi ba ang mayaman ang umaapis sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na itinawag sa inyo? Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautosang makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. By cell group 2 Bible seminar, noong linggo, may pag-ibig at pag-sisikap ng brothers and sisters, lalo na cell group 2 brothers and sisters,
Kaya maraming salamat po sa Panginoon at brothers and sisters. And lahat ng brothers and sisters ay nangyayari, nanalangin para sa Seguruto Bible Seminar. Kaya maraming salamat po. Kung may mga kapatid na naligtas sa pamamagitan ng Seguruto Bible Seminar, brothers and sisters, paki pray for abiding in tunay na church natin. Maraming salamat po ang mga youth group brothers and sisters kasama ng high school brothers and sisters. Yayon, by presentation practice araw-araw, noong linggo araw-araw by practice. Kaya I'm expecting tungkol sa presentation sa young adult retreat, paki pray for para sa young adult retreat also. Yayon, by Lord's Day sermon sa harapan ng Panginoon kasama ng mahalagang salita ng Diyos, kaya yayon kailangan ng bayos mabuti, magandang pau-gali, attitude sa harapan ng Panginoon. First, kailangan ng pag-iisip ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, we can understand and malaman tungkol sa kalooban ng Diyos para sa akin. And sa pamamagitan ng Lord's Day Sermon, ano ang nilalaman ay mangyayari? Kaya kailangan ng pag-iisip in ng respect. Expectation. Kaya pakiusap, makaroon kayo ng dalawang uri ng pag-iisip, panalangin and expectation para sa Lord's Day Sermon. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay naging isang katawan ni Jesu Kristo. Tama ba? Naligtas ba kayo? Ibig sabihin, tayo ay naging isang katawan ni Jesu Kristo. Sa ating katawan, may maraming miyembro. Kung aron sa ating katawan, ang lahat ng miyembro ay mahalaga. Tama ba? Kahit isang finger, kung walang kung ngayon, inconvenient para sa ating buhay. Tulad nito, ang lahat ng brothers and sisters ay naging isang katawan ni Jesus Kristo. Ito ay yung tunay na church. Kaya ang lahat ng brothers and sisters ay mahalaga. Kaya today, pag-aaral po natin tungkol sa patatangi. Partiality. Gusto ng Panginoon ang pagtatangi o ayaw niya? Ayaw niya. Kaya tingnan po natin sa main versikulo. Sa versikulo 1, we receive the salvation sa pamamagitan ng pananampalataya. Tumanggap po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, we do the Lord, glorious Lord, and we believed Him. Ginagawa po natin ang kanyang kalooban. Kaya, by Panginoon sa ating puso. Kaya dito, huwag po, magtatangi, huwag po,
magtatangi. Yeah. Sinasabi ng Biblia. Dahil, we believe glorious Lord and siya'y natitira sa ating puso, may pananampalataya kaya ayaw ng Diyos ang pagtatangi. Sa ating church, may maraming kapatid. And we have different situation, different character. Kaya, mayroong maraming uri ng character ng brothers and sisters. Pero sa harapan ng Panginoon, tayo ay isang katawan. Kaya, we should love each other and we should cooperate each other. Kaya kailangan na mahalin natin ang isa't isa at magkaroon tayo ng kooperasyon sa isa't isa. Sa versikulo 2, may dalawang tao, dalawang uri ng tao. Isang tao ay mayamang tao and isang tao ay iba ay duka. May dalawang uri ng tao pumasok sa sinagogo. Ang sinagogo ay yung place ng salita ng Diyos sa bansa ng Israel. Ibig sabihin, ang sinagogo ay tumutukoy yayong tunay na church. Sa tunay na church, we are studying the Word of God. Tama ba? Kaya, yung sinagogo, may dalawang uri ng tao, tumalo sa sinagogo, ibig sabihin, tulad ng church. Pero may pagtatangi sa versikulo 3 para sa mayamang tao, have a good seat sa hali. Dito may empty seat, pero ito malagang upuan, tama ba? Paki upo sa expensive upuan tulad na ito guided. Pero para sa dukang tao, have a stand or upo sa footstool. Nandiyan kung ngayon ito ay partiality. Partiality. Ito ayaw ng Panginoon. Sa versikulo 4, may partiality, ito ay masamang pag-iisip. Ibig sabihin, ito ay magkasalanan. Sa versikulo 9, ang pagtatangi ay kasalanan, sinasabi ng Biblia. Kung ngayon, may kasalanan. Kung ngayon, ano ang mangyayari? May kasalanan. Brothers and sisters, may kasalanan. Ang mga makasalanan, may kasalanan. Kung ngayon, ano ang mangyayari? Mayroong paghuhukom. Tama ba? Ang lahat ng tao ay matatayo sa harapan ng Panginoon, ang mga makasalanan at ang mga brothers and sisters naligtas. Pero magkaiba ang hukuman. Hukuman. Ang mga brothers and sisters ay matatayo sa harapan ng Panginoon. Ito ay the seat of Christ. The seat. Hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo. Tama ba? Pero ang mga makasalanan ay matatayo sa harapan ng Panginoon upang magtanggam ng paghuhukom and then sila ay pupunta sa imperno. Pero ang mga brothers and sisters ay matatayo sa harapan ng Panginoon upang magtanggam ng gantimpala. Pero ayon sa ating Christian life, kung may kasalanan and kung walang pagsisisi, kung mayroong
rebuke mula sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay magiging shameful. Kahit namatay si Jesus Cristo sa krus para sa atin, and naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, pero walang pagsisisi, and kung mayroong kasalanan hanggang sa kamatayan, hanggang sa harapan ng Panginoon, mayroong shameless, and we shall be shameful sa harapan ng Panginoon. At magiging kahiya-hiya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon partiality, pagtatangi. Kaya tingnan po natin sa versikulo 8. Sinasabi ng Biblia, love neighbor tulad ng iyong katawan. And then sa versikulo 12, kung walang awa, mayroong paghuhukom sa harapan ng Panginoon. Dahil dito, sa versikulo 12, speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Dito, the law of liberty ay tumutukoy the law of gospel. Ito ay different kasama ng kautusan ni Moises sa Lumang Tipan. May liberty, freedom para sa lahat ng brothers and sisters na naligtas. Kung gano'n, dahil may kautusan ng liberty, kung gano'n, kasama ng salamat, we can serve Lord and Kapa, ibang tao, and also brothers and sisters. Kung gano'n, bawa wala ng paghuhukom sa harapan ng Panginoon. Pero kung walang awa, kahit we receive the grace of the Lord, we receive the awa ng Panginoon, bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kung walang awa, kung ngayon, sinasabi ng Biblia, mayroong, ito ay kasalanan, kaya mayroong paghuhukom. Nandiyan niyo po ba? Kaya tungkol sa partiality, pagtatangi ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya today is the title of sermon, Bakit Huwag Tayong Magkaroon ng Pagtatangi. Nandiyan niyo po ba? Kaya may tatlong topic today, pag-aaralan po natin ang tatlong apat ng topic. Number one, dahil hindi nagtatangi ang Diyos sa mga dukha. Bakit huwag tayong magkaroon ng pagtatangi? Number one, dahil hindi nagtatangi ang Diyos ang mga dukha. Number two, dahil ang buhayna mahabagin ay walang hanggang tagumpay. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, ang awa ay pinakamalaga para sa ibang tao. And number three, ito ay dahil ang church ay hindi maaaring magkaisa at ang ebanghelyo ay hindi may pang-aral ng tama kung iba ang pakikitungo. And number four, bakit huwag tayong magkaroon ng pagtatangi? Number four,
Dahil ang pagtatangi ay isang kasalanan. Ibig sabihin, mayroong paghuhukom sa harapan ng hukuman ni Kristo. Nandiyan niyo po ba? Kung gano'n, first, bakit huwag tayong magkaroon ng pagtatangi? Number one, ito ay dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi sa lahat ng tao. Tingnan po natin sa Santiago chapter 2, versikulo 1. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayaw ng Panginoon ang pagtatangi, kaya Ikalawang Korinto chapter 10 versikulo 7. Buksan po natin sa Ikalawang, let's mark here in Ikalawang Korinto chapter 10. Ikalawang Korinto chapter 10 versikulo 7. Ikalawang Korinto chapter 10, versikulo 7. 바사이보다 띠 사바이사바이 3, 2, 1. Masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng inyong mga mata. Kung ang sino man ay nagtitiwala na siya ay kay Kristo, palalahanan niyang muli ang kanyang sarili na kung paanong siya ay kay Kristo, kami ay gayon din. Dito, sinasabi ng Biblia, masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng inyong mga mata. Ibig sabihin, sa church, may mga kapatid na naligtas muna. Yeah. Sila'y naligtas 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. Kung ngayon, kailangan ng halimbawa sa harapan ng Panginoon. Pero, ang mga brothers and sisters naligtas muna, pero may partiality, pagtatangi. Ito ay ayaw ng Diyos, kasalanan ng Panginoon. Kaya, in this case, lalo-lalo na, ang mga brothers and sisters naligtas muna and ang mga leaders, ako rin, ingat, huwag po magtatangi ng duka and mainang brothers and sisters sa ating church. Kung ganoon, ang ating church ay magiging mayos and magiging isa. Kung ganoon, sigurado ang Panginoon ay kikilos, strongly, widely, kung gano'n, we can preach the gospel properly. Nandiyan po. At the time, ano ang kailangan? Sa huling bahagi, palalahanan niyang muli ang kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami ay gayon din. Kahit mahirap na brothers and sisters and kahit duka sila'y nakaroon ng Kristo sa kanilang puso. Tama ba? Kaya sila'y mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kahit sila'y duka, kahit sila'y hindi maganda, pangit, Silay, kahit silay bigger, silay mahalaga. Kung silay naligtas dahil may Kristo sa kanilang puso. Kaya kung may patatangi sa harapan ng Panginoon, ayaw ng Panginoon. At the time, we need to review ourselves. Sinasabi ng Biblia. Sa panahon na yon, kailangan natin na suriin ang ating mga sarili. Dahil, pabalik sa Santiago chapter 2, versikulo 5.
Santiago chapter 2 versículo 5. Kung walang Biblia paki basahin sama-sama. Dito walang Biblia, isang sito paki tulungan dito. Dito isang sito paki tulungan dito. Walang Biblia. Kung walang Biblia sa isang mesa, paki tulungan po. Salamat po. Santiago chapter 2 versículo 5. Santiago chapter 2 versículo 5. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng karihan ng kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Yeah. Ito ay ang paraan ng Panginoon patuloy. Ibig sabihin, may puso ng Panginoon, ang Panginoon sa dukha. Nandiyo mo ba? Dukha. Lalo-lalo na, mahirap ang puso. Kung ngayon, minamahal ng Diyos ang mga tao na mahirap ang puso. Ibig sabihin, hindi nakatangi ang Diyos ng tao. Ang Diyos ay hindi nakatangi ng tao sa Biblia maraming beses. Sa Deuteronomy chapter 10 versículo 17, ang Diyos ay hindi nakatangi ng tao. NC Pedro, C Apostol Pablo, rin, sinabi nila ang Panginoon ay hindi nakatangi ng tao. Ibig sabihin, may pantas. Yeah. Fair. Ang Diyos ay fair sa lahat ng tao. And, tingnan po natin sa Santiago chapter 3, versículo 17. Yeah. Nabuksan, kaya Santiago chapter 3, versículo 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, una'y malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng maubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Yeah. Ang pagtatangi ay taga Diyos. Yeah. Kaya ito ay karunungan. Pagtatangi. Walang pagtatangi ay taga Diyos. Tama ba? Walang pagtatangi. Dito, ang karunungan buhat sa itaas, unay balinis, saka mapagpapaya, panayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi. Dito, walang pagtatangi. Ito ay taga Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagtatayo ng tao. Nandiyan ba? Ang lahat ng tao. Kaya, sa Biblia, may ebanghelyo. Ang Diyos ay naging isang tao, siya ay si Jesus Kristo para sa ano po? Mabuting tao lamang o para sa lahat ng tao? Para sa lahat ng tao. Kaya sa unang Pedro chapter 2 versículo 4, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Ito ay yung puso ng Diyos and yung pag-ibig ng Diyos. Kaya Roma chapter 10 versículo 12, walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Alam natin ang Hudyo. Hudyo ay ang mga Israelita. Pinili ng Diyos ang mga Israelita bilang mga anak ng Diyos physically and also 그리고 아이 또 뭐 또 거의 헨틸
tayo. Kung ngayon, dito, para sa Ebanghelyo, may order. Yeah. First, una, para sa hujo. Tama ba? Kaya, si Jesus Cristo ay naparito sa bansa ng Israel. Pero ayaw ng Israelita si Jesus Cristo. Kaya yung Ebanghelyo ay transfer sa atin, Gentil, Griego. Tula na ito, may order, pero minamahal ng Diyos ang lahat ng tao. And also, sa ating church, may maraming uri ng brothers and sisters. Kung ngayon, ano po? Kailangan ng partiality o hindi kailangan ayaw. Ayaw ng Diyos ang partiality. Tama ba? Kaya dito, walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Kaya ang Diyos ay hindi para sa Hudyo laman, para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, God loves lahat ng tao. Ngayon, may araw, tama ba? Sa labas. Noong linggo, araw-araw may matinding pagbaha, kaya mahirap tayo, tama ba? Pero ngayon may araw, kaya masaya tayo. Masaya po ba kayo? Napapasalamat sa Panginoon? Dahil may araw, and also may buwan sa gabi, tama ba? And may hangin, and may ulan. Kung ngayon, ang mga ito ay para sa mabuting tao laman o para sa lahat ng tao? Para sa lahat ng tao. Ito ay God's way. Patuloy, ang Diyos ay focus sa lahat ng tao. Pero, lalo-lalo na, kung ang mga tao ay mahirap, lalo-lalo na, yung puso ay humble and poor kung ano gusto niya baligtas ang mga dukhang tao tao ng dukha. Buksan po natin sa Unang Pedro chapter 1 Unang Korinto chapter 1 Unang Pedro chapter 1, versículo 26-28. Unang Korinto chapter 1, versículo 26-28. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang mga talino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Ipinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang mga talino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki hanggang, sa harapan ng Diyos. Versículo 28, salamat po. Tulad dito, God calls weak brothers and sisters and poor people and God is using para sa kanyang work. 나중에 뭐가? God calls weak people and poor people for His works. Kaya po, ginagamit ng Diyos ang mahihina at ang mga dukha para sa kanyang gawain. Actually, bago tayo ay naligtas, may pagtutusa. Kaya alam ng Diyos
Kaya God call us sa Bible seminar. Tayo ay inalitas sa pangitan ng magandang balita. Namatay si Jesus ito para sa akin. Naunawaan natin ang Ebanghelyo, kaya naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil by humble mind, weak mind, and poor mind. Kayo ay mayaman, may puso. Anong uri ng puso? Pag-iisip, kaya alam ng Diyos, kaya God called you and God saved you. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos, Kristiyano, brothers and sisters. Kung ano, si Jesus Kristo, si Jesus ay ipinag-anak sa sapsaban at lumaki bilang anak ng isang bayram na karpintero. Tama ba? Sa pamagitan ni Jose, siya ay carpenter. Sa pamagitan ng bayram na bahay, siya ay ipinag-anak. Ibig sabihin, ang Panginoon ay focus sa bayrap tao, bayina tao, humble tao. Buksan po natin sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61, versículo 1. Isaiah chapter 61 versículo 1. 바사님보 나지 사바이 3 2 1. 앙 espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Dito, tingnan po natin sa Isaiah chapter 61, verse 1. Ito ay today Bible reading schedule. Tama ba? Isaiah chapter 61, verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipang-aral ang mabuting balita, Ebanghelyo, sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang mapagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay naging magkasalanan ka dahil kay Adan. Kaya ang mga magkasalanan ay controlled kay Satanas. Pero minamahal tayo ng Diyos, minamahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya ang Diyos ay naging si Jesus Kristo, isang tao. Namatay si Jesus Kristo para sa lahat ng tao. Pero lalo na, who can be saved? Tulad na ito, ang mga tao na bayina and mahirap and humble, naligtas tayo. Ito ay yung kinagawa ng Panginoon. Ibig sabihin, may interest, may puso ng Diyos sa duka and mahirap ng tao and bahina tao. Kaya sinasabi ng Biblia, Juan chapter 7 verse 24, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol.
Sa Juan chapter 7 versículo 24, huakayong humatol bataisa anyo. Yeah. And sa mga kaikan chapter 17 versículo 5, ang humahamak sa duka ay lumalay sa kanyang mailarang at ang natutuwa sa kasayuyang palade ay walang paksalang parurusahan. And kaikan chapter 19 versículo 17, ang babae sa duka ay sa Panginoon nagpapautang, yeah, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kaya, brothers and sisters, kung may puso and tulong sa duka, kung gano'n, sigurado, yeah, ano ang nangyayari? Ang babae sa duka ay sa Panginoon, nagpapa utang. Nandiyo mo ba? Ibig sabihin, mayroong kantimbala sa harapan ng Panginoon. Yeah. Kaya, ayaw ng Panginoon ang pagtatangi. And number two, bakit huwag tayong magkakaroon ng pagtatangi? Yeah, number two, dahil ang buhay na mahabagin ay walang hanggang tagumpay. Yeah. Dahil sa awa ng Panginoon, sa katunayan, eh, naligtas tayo. Yeah. Kung walang awa ng Panginoon, walang sinuman, naligtas. Yeah. Awa. Dahil sa awa. Tingnan po natin sa pabalik sa Santiago chapter 2. Santiago chapter 2, versículo 12 and 13. Kaya't magsalita kayo at kumilos na kaya ng mga taong kahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ibig sabihin, sa pamamagitan kay Jesu Kristo, tayo ay naligtas. Tama ba? Ang awa, ibig sabihin, puso ng awa, and ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng mga ginawa. Ito ay ang awa. Ang awa ay puso ng awa at upang ipakita ang pag-ibig at ang pag-ibig sa pamamagitan ng mga gawa natin. Kaya mga salita, ang awa ay mga salita mula kay Rakham, R-A-C-H-A-M, Rakham. Ito ay sinapupunan. Nandiyo ba? Ang awa ay mula sa sinapupunan. Nandiyo ba? Original salita, Rakham. Ito ay sinapupunan. Ibig sabihin, ang awa ay mula kay sinapupunan. Ang ibig sabihin ng rakam, sinapupunan ay mga damdamin para sa mga mulasa, parehong sinapupunan. Kung ngayon, paano alam natin ang awa? Halimbawa, yung pag-ibig ng nanay, ina, naandiyo po ba? Ang mga ina, binamahal
nila ang lahat ng anak. Kahit pangit, eh, kahit hindi smart, minamahal, minamahal lang lahat ng ina ang mga anak. Tama ba? Eh, ito ay awa. Dati niya po. Ito ay ibigyan mula sa Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, it is given from God. Naunti po ba? It is given from God. Yeah. Amazing one. Yeah. Hindi they learn about this one. Tama ba? Automatically, naturally, may pag-ibig sa mga sa kanilang anak. Ito ang awa. Buksan po natin sa Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49. Versículo 15. Isaiah chapter 49. Versículo 15. Isaiah chapter 49 versículo 15. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Dito, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Yeah, hindi po. Oo, ang mga ito'y makakalimot, uni hindi kita kalimutan. Yeah, most of mother don't forget about mga anak. Tama ba? Ito ay yung pag-ibig mula sa Panginoon. Tulad na ito, ang awa, may awa ang Diyos. Halimbawa sa Biblia, younger brother umalis sa developed lungsod. May dalawang anak and younger brother umalis mula sa bahay kasama ng maraming pera mula sa ama. And he expensed lahat ng pera, kaya walang pera, kaya walang pagkain, and siya ay nagiging patay, mamamatay, namamatay. Namatay, halos. Kaya, kinain niya, ano ang pagkain? Chicken adobo? Hindi po. Walang pagkain, kaya kinain niya ang pagkain ng baboy, baboy. Walang pera, walang pagkain. Kaya, repent, not repent siya. And then, bumalik sa bahay niya. And, tingnan ang ama niya, and he ran and he hugged sa kanyang anak. Nakita siya ng kanyang ama, kaya tumakbo ang kanyang ama at hinagkan ito. Yeah. Welcome to bahay ko. Yeah. I love you. Yeah. By mayrap, bagay, walang pagkain. I know you were so difficult. Pero, yung father respected him. Kahit he took maraming pera, he expensed lahat ng pera, pero no problem. Yeah? Dahil sa awa ng father. Ama, tama ba? Yeah. Ito ay yung awa ng Panginoon, Diyos. Kung ngayon, tayo ay nagtanggap ng pag-ibig ng Diyos, tama ba? Kung ngayon, sigurado kailangan ng awa para sa
mahirap-tao, ibang-tao. Ito ay ating buhay, ang ating natitirang buhay bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Sa Biblia may halimbawa, kinain ni Jesu Kristo kasama ng makasalana at mga maniningilang buwis. Kaya, rebuke ang mga Fariseo. Ang mga Fariseo ay mabuting religyosong tao sa bansa ng Israel. Ayaw ng mga Fariseo. Pero sinabi ni Jesus sa mga Fariseo na hinatulan ang pagkain kasama ng mga maniningilang buwis at mga makasalanan na gusto ng Diyos ng awa, hindi ang alay. Ne. Nandiyan niyo po ba? Gusto ng Diyos ang awa, ng awa, hindi ang alay. Sa ating church, bilang Kristiyano, minsan kailangan ng sakripisyo. Dahil may sakripisyo kaya mari natin ipangaral ang Ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa, patuloy. Kailangan sakripisyo. Dahil sa alay, dahil sa sakripisyo, tayo ay nakatayo tayo sa harapan ng Panginoon malakas. Pero mas mahalagang bagay ito ay yung pag-ibig at yung awa. Yung awa ng Panginoon. Mas mahalaga. Ang awa ay mas mahalaga kaysa alay. Ibig sabihin sa Biblia, ito ay karunungan. Alin mas mahalaga? Tapat natin alam. Ito ay karunungan. Dahil sa awa ng Panginoon, tayo ay naligtas. Ang Panginoon ay nahabak sa ating mga kaluluwa at nagdusa para sa ating mga kasalanan at pinatawad ang lahat ng kasalanan. Kung walang awa ng Panginoon, walang sinuman naligtas. Buksan po natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Versikulo 4 and 5. Efeso chapter 2, versikulo 4 and 5. Efeso chapter 2, versikulo 4 and 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tingnan po natin sa versikulo 4. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ano po? Yung Ebanghelyo ay malaking pag-ibig ng Diyos. Anong uri ng pag-ibig? Malaki o maliit? Super malaki. We cannot express ang pag-ibig ng Diyos. And tayo ay naligtas sa pamamagitan ng awa, mayaman sa awa. Mayaman. Napuno ng awa. Kaya tayo ay naligtas. Kahit ako ay malaking magkasalanan bago ako ay naligtas, binamahal ako ng Diyos. Tama ba? Ito ay ang awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling
binuhay, tayo ay nalitas. Ang kamatayan at muling binuhay ni Hesus Kristo ay awa ng Diyos. Kaya ang awa ay karunungan mula sa itaas sa Santiago chapter 3 versikulo 17. Kaya ang mga naligtas ay maring magbahal sa iba ng may awa. Brothers and sisters, gusto po ba ninyo magbigay ng awa sa iba, sa ibang tao? Meron puso, tama ba? Meron puso, pero kung walang kawa, kung anon, ano po, hindi sapat. Ang awa, ibig sabihin, puso ng awa at ano, kawa kasama ng pag-ibig. Nanyo po ba? Ito ay ang awa. Tayo ay ipinag-anang na muli dahil sa awa ng Diyos. Kaya we can love another people kasama ng awa ng Diyos. And sa Biblia, ang mga nakatanggam ng awa ng Diyos ay tapat maging bawain. Bawain. Sa Biblia may halimbawa, may dalawang tao sa harapan ng isang hari. Isang tao ay may utang. May utang. Isang tao may utang 100 denarion. 100 denarion ay ang labor cost para sa 100 araw. Nandiyo po ba? Nandiyo po? 100 denarion. Ang denarion ay tumutukoy isang labor cost. Nandiyo po ba? May utang 100 denali. Ito ay hindi malaki. Pero ibang tao may 10,000 talento utang. 10,000 talento. Isang talento ay tumutukoy 6,000 denali. 나뉘어 봐. 이상 탈렌토 아이 뚜무뚜고이 6000 데날리. 페로 힌디 이상 탈렌토 일랑 탈렌토 10000 탈렌토. 예. 가프 아노 이상 하리 포게이브 아노 포게이브. 예. 예 아노 뚱골사 10000 우당 sa isang tao. Ang haring iyon ay pinatawad ang 10,000 utang. Pero siya ay hindi forgive tungkol sa ibang tao tungkol sa 100 denali. Pero ang taong utang. Ito ay hindi pinatawad ang taong nagkakautang sa kanya ng 100 denaryo. Kaya ang isang hari ayaw niya. Dahil, even though I forgave 10,000 talento utang, pero siya ay ayaw na forgive 100 denari laman. Kahit pinatawad ko siya ng 10,000 denaryo, pero siya ay hindi niya kayang magpatawad sa nagkakautang sa kanya ng 100 denaryo lamang. Kung ganoon dito, sino ang tao na may utang 10,000 talento? Sino po? Sino po? Ako. Ikaw. Nanya po ba? Ibig sabihin, hindi pwede magbayad ng utang sa pamamagitan ng ating kawa upang makapalo sa langit. Hindi pwede. Nanya po ba? Dahil maraming utang sa harapan ng Panginoon, ito ay kasalanan.
Dahil sa maraming kasalanan, we cannot enter the heaven sa pamamagitan ng payment tungkol sa kasalanan. Nandiyo mo ba? Pero, ang Diyos forgave ang lahat ng kasalanan tulad ng 10,000 talento. Nandiyan mo ba? Ito ay ikaw at ako. Kung ano, we can forgive ang lahat ng mistake and kasalanan ng brothers and sisters, ibang brothers and sisters and ibang tao. Nandiyan mo ba? Brothers and sisters, meron bang kaway sa inyo? Kaway? Enemies? And meron ang mga tao na ayaw ba ninyo? Kung ngayon sa harapan ng Panginoon, tayo ay sobrang shameful. Nandiyo mo ba? Kahit ang Diyos forgave lahat ng kasalanan tulad ng 10,000 talento, if we don't forgive other people, ito ay hindi sapat na sa harapan ng Panginoon. Nandiyan mo ba? Kaya bilang Kristiyano, dapat mayroong walang kaway, enemy, kaway, walang enemy. Ibig sabihin, we should love ang lahat ng tao. Brothers and sisters, do you love another people? Do you love brothers and sisters? We love aso, tama ba? Marami wa kundi, hindi marami. Brothers and sisters, may buhay na walang hanggan, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, awa ng Diyos, sa kanilang puso, kung ano, we should love, we have to respect another brothers and sisters. Ito ay proper 부소 빌랑 mga anak ng Diyos. Pero, 민산 dahil sa maliit ng mistake ayaw ng brothers and sisters sa isang sister, isang brother. Kung ngayon, kumusta ang Panginoon? Ang Panginoon ay may sakit. Ayaw ng Panginoon. Nandiyan niya po ba? Kaya, huwag po ayaw ang ibang brother o sister. Love, lahat ng brothers and sisters, kahit siya ay hindi educated, hindi maganda, kahit pangit siya, love, 나는 뭐 봐? 그 사이 두카 love them. 이도 아예 마이오스 사하라판 남편. 다일 따요 아이 앙 따오나 나카로운 낭 10,000 talento 우당. 네. 바퀴 calculate 사인용 바에 나뉘어 뭐? 빠노. 1 talento 아이 6 denarion. 궁하여 6 denarion. 6,000 denarion multiply by 10,000. 나뉘어 뭐? Actually, sa ating buhay, we cannot earn itong amount. Ako, ikaw, ay sa harapan ng Panginoon, tulad niya. Kung ano, brothers and sisters, anong uri ng puso ang dapat taglayin ang isang taong napapakita ng awa? Anong puso ay kailangan? Para sa awa. Buksan po natin sa Roma chapter 12. Roma chapter 12, versículo 8. Roma chapter 12, versículo 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
sa huling bahagi, tingnan po natin sa ang mahabagin ay ano po? May kasiglahan. Ibig sabihin, we love one another, brothers and sisters. When we are merciful sa ibang brothers and sisters, ano ang puso ay kailangan? Eh? Kasiglahan. Eh? Kagalakan. Kasama ng kagalakan, kasama ng kasiglahan. Eh? Let's love brothers and sisters and let's be merciful sa Kanya. Atin pong ibigin ang ating mga kapatid at maging maawain sa kanila. Sa Biblia, maraming halimbawa tungkol sa awa. Yeah. Halimbawa si Jose. Ang mga kapatid niya, ano po? They sold siya sa Egypto. Tama ba? Kaya siya ay naging alipin sa Egypto. Pero hindi ayaw niya ang mga kapatid. Nandiyo po ba? Brothers and sisters, if your brothers will sell you sa Africa, kung ngayon, ayaw ba ninyo o gusto ba ninyo? Sikreto? Sigurado, tayo ay mga anak ng Diyos, kaya kahit ito ay mangyari, mayroong kalooban ng Diyos. Kung ngayon, huwag po ayaw sila. Naunyo po ba? Yeah. Si Jose. Yeah. Pakimaintindihan. Ang mga brothers and sisters, sa lahat ng bagay, may kalooban ng Diyos. Naunyo po ba? Dahil sa trial, wa dahil sa test, dahil sa temptation, tuksoni satanas, may kalooban ng Diyos. Para sa inyong mabuting buhay, God is training us, God is making us bilang anak ng Diyos. Nandiyan niyo po ba? Tayo ay sinusubok ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Buksan po natin sa Genesis chapter 50. Genesis chapter 50. Versículo 20 and 21. Versículo 20 and 21. Basahin po natin sa sabay-sabay. 3, 2, 1. Genesis chapter 50. Yeah. Genesis chapter 50, 50, versículo 20 and 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya tuwag kayo ngayong matakot, pakakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Yeah. Ito ay halimbawa tungkol sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng awa ni Jose. Yeah. Hindi ayaw niya ang mga kapatid. Yeah. Ito ay awa. Yeah. Meron bang awa, brothers and sisters? May na? And sa Biblia may halimbawa si Boaz. Boaz. Yeah. Boaz. Yeah. Sino ang asawa niya? Ruth. Tama ba? Siya ay naging asawa ni Boaz. Bakit po? Dahil sa awa ni Boaz. Awa ni Boaz. Buksan po natin sa Ruth chapter 2. Pagkatapos ng hukom, Ruth chapter 2, pagkatapos ng hukom, bago unang Samuel, Ruth chapter 2, versículo 15 and 16.
Ruth chapter 2 versículo 15 and 16. Pasensya natin, sabay-sabay. 3 2 1. Nang siya'y tumindig upang mamulot ng inani, iniutos ni Boaz sa kanyang mga lingkod, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang pagbawalan. Ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo upang kanyang pulutin at huwag ninyo siyang sawayin. Yeah. Ano? Boaz loved Ruth. That's why he did likewise. Ito ay awa ng awa ni Boaz. And also sa Biblia may halimbawa si Haring David. May kaibigan niya sino? Si Jonathan. Brother Jonathan? May kaibigan sa kanyang pangalan ay Jonathan. Tama ba? May kaibigan ni Haring David. Pero may isang anak ni Jonathan. Sino po ang pangalan? Mephiboset? Tama ba? Siya ay disabled or hindi disabled? Disabled. Dalawang pa ay lame. Naunya po ba? Pero si Haring David respect him. Naunya po ba? Kaya kinakain nila sa isang table araw-araw. Si Haring David sought him. Ibig sabihin, saved him. Tulad na ito, tayo ay naligtas dahil God sought us sa ating tunay na church. Nandiyan niyo po ba? Tulad ni Mephiboset, tulad ni Mephiboset, tayo ay naligtas. Si Haring David may awa. Awa. Buksan po, buksan po natin sa Ikalawang Samuel chapter 9. Ikalawang Samuel chapter 9. Versículo 6 and 7. 6 and 7. 바사이 보다지 사바사바이 3 2 1. 시 메피보셋 나 anak ni Jonathan na anak ni Saul ay pumaroon kay David, nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephiboset, siya'y sumagot, ako ang iyong lingkod. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan na iyong ama. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Tulad ni David, meron bang awa, brothers and sisters, sa inyong puso? Meron? Kung ganon, we can love another people and we can love Joseph kasama ng tapat na puso, buong puso. Ito ay yung Christian life, mature Christian. Ito, nandiyo po ba? Hindi nabubuhay tayo para sa akin sarili, para sa mahirap, brothers and sisters, and para sa mahirap people. Dahil, sila'y also malaga sa harapan ng Panginoon. Kaya kung may pag-ibig ng Diyos sa ating puso, we can love another people. Nandiyo po ba? Ito ay ang ating buhay. And number 3, bakit huwag tayong makaroon ng pagtatangi? Number 3, kung tayo ay may pagtatangi laban sa ating mga kapatid, ito ay
Ito ay dahil ang church ay hindi maring makaisa at ang ebanghelyo ay hindi may pang-aral ng tama. Halimbawa, sa church, ang bayayaman ay nakikisama sa bayayaman. Ang mga duka ay nakikisama sa mga duka. Ang mga natuto ay makikisama sa mga natuto. Ang mga taong walang pinag-aralan ay nakikihalubilo sa mga taong hindi pinag-aralan. Ang mga taong maganda ay nakikisama sa mga taong maganda. Kapag ang mga pangit ay nakikisama sa mga pangit, paano magiging isa ang katawan ng Panginoon? Bagalak ang Panginoon at may pang ang aral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ang pagtatangi. Partiality. Ayaw ng Panginoon. Kaya sa ating church, huwag po nagtatangi. Nandiyo po ba? Huwag po nagtatangi. Yeah. Kung gano'n, hindi po yede maging isang church, isang katawan ng Panginoon. Kung gano'n, ang Panginoon, ayaw ng Panginoon, kung ngayon, hindi pwede ipangaral ang Ebanghelyo Maayos. Dahil, ang Espiritu Santo ay hindi kikiloso sa ating church. Kung may pagtatangi sa ating church, kung ngayon, ano ang pagkaiba kasama ng ibang pagtitipon? Pareho. Yeah. Pero ang church, ang ulo ng church ay Panginoon, kaya ang lahat ng brothers and sisters dapat maging isa. Kaya bago namatay si Jesus Kristo, nanalangin siya para sa ano, upang maging isa ang mga alagad niya and upang maging isa ang lahat ng brothers and sisters na maligtas. Nanyo po ba? Ito ay yung title ng panalangin ni Jesus Kristo. Baba sa Juan chapter 17. Yeah. Nanyo po ba? At the time, yung ebanghelyo ay maaaring ipangaral ng ebanghelyo maayos. Kaya, kapag ang isang anak ng Diyos ay may pagtatangi, kinasusukulam ito ng Panginoon. Ang mga tao na mundo, sa mundo ay may pagtatangi laban sa isa't isa, maging babae sa mga taong bayos ang panalamit at huwag pansinin ang mga taong marurumi. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay hindi tapang magkaroon ng pagtatangi laban sa mga tao. Ang mga Kristiyano tulad ni Jesus ay tapang na maging mas malapit sa mga mahihirap, aliwin sila at magkaroon ng pakikisama sa kanila. Kaya Juan chapter 17 versikulo 21, upang silang lahat ay maging isa. Kaya mo, Ama, na nasa akin at ako sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. Ibig sabihin, ang Diyos, si Jesus Kristo at Espiritu Santo ay isa. Tulad dito, ang lahat ng brothers and sisters ay dapat maging isa. Kung gano'n,
ang ebanghelyo ay ipangaralang ebanghelyo, mari ipangaralang ebanghelyo malakas. Dati niya po ba? Pero hindi magiging isa ang tunay na church에 kungaro ang Diyosay waiting. Naman po ba? Ang Diyosay waiting. Hanggang sa babali, hanggang sa mayroong pagpapala. Naman po ba? Pagsisisi. Sorry po. Pagsisisi. Hanggang sa pagsisisi ang Diyosay waiting. Kaya sa ating church에 huwag po nagtatangi. And number four, bakit huwag tayong magkaroon ng pagtatangi? Ang pagtatangi ay isang kasalanan and mayroong paghuhukom sa harapan ng Panginoon sa hukuman ni Kristo bilang mga anak ng Diyos. Kaya Santiago chapter 2 versículo 9, kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nakakasala. Yeah, nakakasala. Dahil sumusuway ka sa utos ng Diyos. Dahil sa hinahatulan ang mga kapatiran ng masasamang pag-iisip. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi. Kaya brothers and sisters, higit nating pangalagaan ang bayihina. Buksan po natin sa Roma chapter 15. Roma chapter 15. Versículo 1. Versículo 1. Roma chapter 15, versículo 1. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Halimbawa, may problema sa pagitan ng dalawang kapatid. Isang kapatid ay may malakas ang pananampalataya and isang kapatid ay bagong kapatid. Kung ngayon, who has to burden tungkol sa mahirap bagay, problema? Sino po? Isang kapatid na may malakas na pananampalataya. Dito, sinasabi ng Biblia, tayong malakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng bayhina. Kaya kung mayroong conflict or problema sa pagitan ng brothers and sisters, if you apologize muna, kung ngayon ito ay virtual Christian. Nandiyan niyo po ba? Kaya huwag po wait. Nandiyan niyo po ba? Huwag po wait. Apologize 문화. 네. 이도 아예 마간당 크리스천어. 네. At the time, 앙빵이노 나이 아노 마기긴 마사야. 사 베르시클로 3. 시 크리스토 만나이 힌디 낙비가이 누구도 사깐냥 사릴리. And 후악 따용 막바키타 낭 partiality sa ating church. Dahil kung tayo'y napapakita ng pagtatangi, tayo ay nakakasala. Huwag tratuhin ang mga tao batay sa kanilang hitsura. Huwag tayong magkaroon ng pagtatangi. And maging bolcho Kristiyano tayo na mas mawayin sa mga mahirap. Today, ang pamagat ng sermon ay bakit huwag tayong
makaroon ng pagtatangi tungkol sa apat na bagay nag-aaral tayo. Dahil hindi nagtatangi ang Diyos sa mga duka, number two, dahil ang buhay na mahabagin ay walang hanggang tagumpay. Ito ay dahil ang church ay hindi maring magkaisa. At ang ebanghelyo ay hindi maipang-aral ng tama kung iba ang pakikitungo. And number four, dahil ang patatangin ay isang kasalanan kung ngayon mayroong paghuhugo. Kaya, ang lahat ng brothers and sisters, let's stand before the Lord, mayos. Daniel, bawa? Sa ating Christian na'y ano ang problema? Kahit naligtas tayo, ang kasalanan natin ay may problema. Kahit naligtas tayo, may kasalanan. Kaya hindi malakas tayo sa harapan ng Panginoon. And magiging mas malayo mula sa Panginoon. Pero may paraan ito, yung pakikisama, may pakikisama sa ating church. Kaya kahit may kasalanan, pakiusap tumalo sa pakikisama natin. And wash your sin. And kung may disiplina, huwag mo kayong mag-aralla, magsisi sa Panginoon, And bumalik sa pakikisama. Kung walang pakikisama, tayo ay magiging mas malayo mula sa Panginoon. Kung gayon, we cannot have a Christian life myos. Kung may kasalanan. Brothers and sisters, meron bang kasalanan kayo? Wala po? May kasalanan. Pero malinis. Magsisi. Halimbawa, may isang kwarto. Ang kwarto na ito ay malinis. Ibig sabihin. May dust, wala dust. Pero, nalinis tayo araw-araw. Kaya, yung kwarto ay malinis. Tama ba? Tulad na ito, kahit may kasalanan, magsisi sa Panginoon. Then, bumalik sa pakikisama. Kung ngayon, tayo ay magiging lumago. Dati niyo po, ito ay Christian. Dito, kahit may isang kasalanan, dito sa Santiago chapter 2, today sa ating main verse, kahit may isang kasalanan, you committed lahat ng kautusan ng Diyos. Tama ba? Pero kung mayroong pagsisisi, kung ganon, walang paghuhukom sa harapan ng Panginoon. Nandiyan niyo po ba? Kaya, ang lahat ng brothers and sisters ay matatayo sa Panginoon. Kaya, kung may kasalanan, magsisi, araw-araw magsisi sa pamamagitan ng panalangin at pakikisama. Naunyo mo ba? Kung ngayon, we can stand sa harapan ng Panginoon without sin. Naunyo mo ba? Kung ngayon, walang rebuke mula sa Panginoon sa hukuman ni Kristo. Mayroong maraming kantimpala sa harapan ng Panginoon. Maraming salamat po, brothers and sisters. Manalangin po tayo. Panalat mabagin abang Diyos, maraming salamat po. Dahil sa awa ng Diyos, naligtas kami
Kaya napapasalamat sa Panginoon. Pakiusap, samahan po ninyo kami upang magaling ko sa inyo hanggang sa kamatayan, hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesu Kristo. Lalo-lalo na gusto namin na ang maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng pag-iwi at pagsisikap namin. Kaya gusto namin maluwalhati sa inyo. Lalo-lalo na pakiusap, samahan po ninyo ang mga brothers and sisters ng cell group 4 upang mag-evangelize para sa mahalagang kaluluwa. Kaya gusto namin ng maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsisikam ng mga brothers and sisters sa cell group 4. Sa Espiritu Santo lamang nagtitiwala hanggang sa matitirang fellowship, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.